papunta kami ng tawag nito restaurant. So ngayon pala is birthday ng aking my lovey dude. So, one year older na po siya ngayon. 23 years old na daw yung aking banana, sabi niya. Eh, I thought you were just turned 19. Okay, okay. That was the time when we felt, yeah, when we get married. So now you are 23. So ayan mga darling, ha, tandaan niyo, 23 pa lang yung asawa ko. You are just 23 and I am older than you. So ayan mga darling. So galing po kasi ako sa trabaho, day shift ako, and then pag-uwi ko sa bahay, nasa ano din siya, dito din siya sa store kasi nag bili-bili siya ng pintura kasi magpipintura daw siya sa bahay. Pero iwan ko lang ha, kung have you painting in our house, in the other house? So he doesn't have time to he doesn't have time to paint. So I'll bring the paint. Yeah, he just bought a paint. So ngayon pupunta kami sa restaurant para lang mag-celebrate kasi kakaano lang din niya, kaka-uwi lang siya niya sa bahay. Pag-uwi niya sa bahay, drive kami agad to here. Or naligo lang pala siya. Napaka-workaholic ng asawa ko, mga darling. Pero hindi na rin ako mas maganda na yun rin yung workaholic para sa akin, mga darling. Kasi kisa naman na nanonood lang siya ng TV or nanonood ng basketball or yung football nila dito. So siguro mabato ko yung television namin pag ganun ang ginawa niya. Well, that's number one. Work number one. So yun po mga darling ang ano ko. Kung ba parang kinoconsider niya yung feelings ko. Ganun. Saring. So ayan mga darling, hindi na siya kalbo yung mga ano dito. Oh, ayan nakikita niyo may mga dahon na. Hindi na kalbo. Talagang summer na summer. Pero naubos na yung ano. Tawag nito darling, what is that? What? Then rosa there. Blossom, cherry blossom. Oh, yeah. Nawala na. So anyway mga darling, andito na kami, malapit na kami, ayan oh. So dyan kami, ayan sa Indian Gate na yan. Dyan. So ayan, let's go. Yung anak niya oh. I am the youngest, he said. The biggest baby. So, ayan. Dito kami kakain sa Indian restaurant. Umaapoy pa. Charing-iring. Dal soup. And then, appetizer. And then, our... What is this? Mango. Kada? Mango. Salsa. Ay, gilami. Ang bango.
Ang bango-bango, ang bango-bango ng bulaklak. Ang tarap. Can this show camera? Son? I want to buy more things like this. For India? Nay, I want to bring at home. Masarap. Para siyang ano, yellow corn or something. Dal soup. Och så har du det där, det är nonfrön, alltså det är gruvan till nonfrön, den är ja, det är billig också, den är not good. So yun mga darling, tapos na kami kumain. Ayan, oh, nadagdagan na yung tiyan ng aking banana at saka sa akin din biglang nag baby number 4. Busog na busog kaming dalawa kasi maraming ano ba serving doon sa kanila. Tapos kumain, wala pa, hindi pa nga kami kumain ng dessert, darling. We don't have dessert yet, but no more space, sabi niya. So sabi ko sa kanya, ano, so ganun lang po yung ano niya, birthday celebration. Simple and easy. At hindi na, hindi maraming ano, maraming gastos, di ba? Di naka-save kami, corona time eh. Corona time, so walang gastos. So ngayon dito kami dumaan sa highway na ano. Anong tawag nito, darling? International way. Yeah, faktiski. Yeah, international way. Europe way. Is it a Europe way, darling? Not Europe way. Hey way. Europe highway.
dito na kami sa taas and I mean sa bahay and ayan. May pinick up akong bulaklak doon sa tawag dito ng asawa ko, yung sa nanay niya ay lola niya na garden. So by the way mga darling, may nangyari kanina habang kumakain kami, sobrang dami na pagkain at yung pagkain, yung serving nila is good for 2 to 3 persons. So super duper 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 dami talaga at biruin nyo, naubos ko yung pagkain ko. Wala kasi akong ano din mapagkain umpisa doon sa bahay ay sa trabahoan ko, di ba? And then ang masaklap, marami akong nakain na naan bro din na with cheese. And then curry pa yung ano, yung kinain ko ay may curry ba, may merong ano, curry. Ano nga yung tawag ng curry? Basta may niyog. Yun mga darling, bomba. Kaya napasugod ako sa banyo. Super duper sakit ng tiyan ko at yung asawa ko ay nagsa-shower na at matutulog na rin dahil sa sobrang kabusugan din niya. And ganun din nangyari sa akin. Inaantok na rin po ako sa sobrang kabusugan. Kaya nung pa-uwi kami, nakatulog talaga ako, nakaidlip talaga ako from doon sa ano namin. Siguro mga halfway pag-uwi namin. Dito na ako nagising. So anyway mga darling, yun lang po ang ating vlog for today. Thank you for watching and God bless and magbuhay po kayong lahat. Paalam!